Isang magandang araw na po sa inyo lahat mga gaw. Welcome naman po dito sa aking channel. Ngayon po ay gagawa po ako ng vitamin C o concentrated vitamin C para sa mga alaga ko dito. Dahil po dito sa amin ay matindi pa rin po yung init, pero pagdating ng hapon o kaya gabi ay meron na pong panakanakang pag-ulan at hindi po natin maiiwasan na magkakasipol po yung mga alaga ko, na siya rin pong dahilan ang pagkomplikate ng kanilang mga karamdaman. Para maagapan ko po na hindi masyado mapuruan yung mga alaga ko dito, ay pinapainom ko po sila ng pure na vitamin C. So ang ginagamit ko lang po dito pang protection sa kanila ay pure na kalamansi. Meron po akong tanim dito, kaya hindi na po ako gumastos bumili ng kalamansi. Ang binili ko na lamang po ay ito pong kalamansi juice na concentrated na rin po, at meron na po itong halong honey. Yan. So ito naman po ay ihahalo ko dito sa pure na kalamansi para maging malakas po yung vitamin C na kanila pong maiinom. Yan. So tsaga-tsaga lamang po para ma-prevent ko na hindi po magkakasipon yung mga alaga ko dito. Mas mabuti na yung ma-prevent kisa naman sa gagamutin na. Yan, so malaki na pong gastos kapag ginagamot ko na po itong mga alaga ko dito. So, mahal po yung gamot para sa karamdaman ng ating mga alaga. Kaya naghahanap po ako ng paraparaan dito para maging prevention sa kanila na hindi sila magkakasakit. So ito po ay binili ko po sa grocery store. Yan. So konti lang po yung ilalagay ko dito sa bawat ganito painuman nila, ay dalawang takip lang ito. So sa kalamansi naman po, depende na po kung gaano karami yung ilalagay ko. Kapag medyo tuloy-tuloy po yung pag-ulan dito o araw-araw yung pag-ulan, ay dinadamihan ko po nito ng kalamansi para magiging concentrated po yung templada. At syempre, para magiging mas epektibo. So, ipapakita ko po sa inyo gaw ang simple-simple lang pong pang-prevent ko dito sa mga alaga ko na hindi magkakasakit. Yan, ito lang po yung painuman nila. So, syempre, ilalagay po ito dito. Yan, pati na yung balat, ihalo na rin. Para pagdating ng hapon, pag naubos nila ito bandang tanghali, ay lalagyan na lamang ito ng tubig, dahil meron pa po itong lasa ng kalamansi o kanyang juice na makukuha dito sa balat. Kaya sinama ko na ito dito sa kanilang tubig. Yan. So itong kalamansi ay presko po itong mga gaw. Galing po yan dun sa tanim ko. Palagi po yung nagbubunga, kaya hindi po ako gumagastos para bumili ng kalamansi. Sa tingin ko naman po mga gaw, so sa tagal-tagal ko na pong ginagamit ito, ay nakikita ko po na epektibo po siya. So ito po ay matatawag ko na pure herbal. Kahit na sa tao, epektibo po itong lemon seed kapag ginagawa nating juice. So ganito lang yun mga gaw. Yan. At saka ito, sasama ko lang ito diyan. Yan. At saka sabi ko kanina, dalawang takip lamang nito, dahil medyo may presyo po itong concentrated kalamansi juice. At ito po ay matagal din pong maubos kapag dalawang takip lang yung nilalagay natin. Yan. Okay po ito gaw. Tested ko na po at probe na po ito na maganda pong pang prevention. Ayan. So, punting halo lang. At yan mga gaw, napaka pangupo.
Yan. So malaking tipid na po ito para hindi na mapagastos ng sobra-sobra. Yan. Kita nyo po agaw ay nag-iiba po yung kanyang kulay dahil po yan sa calamansi concentrated juice dito. Yan. So ito namang isa. So itong dalawang painuman ko mga agaw ay nauubos po nila bandang alas 11 or sa tanghali na. Kaya nilalagyan ko ulit ng panibagong tubig dahil meron po itong juice na natitira, itong sa balat. Malaking bintahe po ito kapag ito yung ginagamit ko kumpara doon sa bumibili ako ng mga pang-prevention sa kanila o ng mga vitamins galing doon sa agribet store. Kasi mahal po yun. Yan, ganito lang po kasimple yung ginagawa ko dito mga agaw. So para ay epektibo naman po. Ang kagandahan po nito ay wala pong overdose sa vitamins. Yan. Yan. So pwede niyo po itong gamitin din sa inyong mga manok. Yung mga backyard prairies na nagtitipid sa gastos. Malaking tulong na po ito mga agaw. Yan. So ayan na, umiinom na po yung mga alaga ko dito. So napaka bisa po nito mga agaw na pwede po nating gawin o ipainom sa ating mga alagang mga manok. Tunay po na nakapag-prevent po ito ng karamdaman. Hindi lamang po sa sipon, kundi sa iba na rin pong mga sakit ng ating mga alagang manok. Yan. So, hanggang sa muli naman po mga agaw. Maraming salamat po sa inyong panonood.